May nangyari nga bang negosasyon sa pagitan ng China at ng dating senador na si Antonio Trillanes? Sabi ng ilan na ibinenta daw nito di umano ang bahagi ng West Philippine Sea noong nakaupo pa ang dating Pangulo na si Noynoy Aquino III. Si Trillanes ay makailang beses di umano na nagpabalik-balik sa China noong Yellow Administration. Ayon din sa kanya na ang nag-utos sa kanya para pumunta doon ay si Noynoy Aquino III. Marami din ang nagtatanong kung ano ang kanyang dahilan para bumalik ng makailang ulit sa bansang China. Sinasabi ng ilan na nagkaroon daw ng bentahan sa pagitan ng China at ng dating administrasyon. Noong 2013, nagsampa ng kaso ang gobyerno ng Pilipinas sa PCA laban sa kaliwat kanang paglabag ng China sa teritoryo at yamang dagat ng bansa. Ang batayan ng China ang tinatawag nitong 9-dash line na batay sa isang mapa noong 1947 at sumasaklaw sa halos 85% ng West Philippine Sea. Ayon sa PCA, walang batayang legal o historical ng pag-angkin dito ng China. Absurdo ang 9-dash line. Ang Scarborough Shoal ay 120 nautical miles ang layo sa Zambales habang 500 nautical miles ang layo ng China. Kung gagamitin ng lohika na ito, pwedeng angkinin umano ng bansang Italia ang buong kontinente ng Europa. Dahil lang Italia ay nasa mga 500 milya nautica na kayang sakupin ang buong Europa. Sangayon ng konsepto ng EEZ sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS na pinirmahan noong 1944 ng 120 bansa kasama ang China. Pero simulat sa pool, hindi kinilala ng China ang PCA. Kailan nagumpisa pumasok ang mga Chino sa West Philippine Sea? Sa katunayan, ay noon pa mang taong 80s ay nagsimula nang pumasok ang mga Chinese sa WPS. Subalit ang mga ito ay nagbalik muli simula noong nawala si Ferdinand Marcos sa pagka-presidente at nang maupo ang bagong administrasyon o mga Aquino. Lumipas pa ang mga taon na ilalong uminit ang tensyon sa lugar. Ang mga ito ay nagsimulang manindak at nagumpisang mangangkin na naman ang teritoryo ng Pilipinas. Noong taong 2012 na kasalukuyang taon, nakaupo ang dating Pangulo na si Noynoy Aquino III. Ang standoff o girian sa pagitan ng Navy ng Pilipinas at China simula noong April 11, 2012 at tumagal ng 3 buwan matapos makakita ng mga sasakyang pangisda ng China sa Scarborough Shoal. Idineploy ng Philippine Navy ang BRP Gregorio del Pilar, ang pinakamalaking barkong pandigma ng bansa. Nagpadala naman ang China ng mga barkong paniktik para balaan ang Philippine Navy na umalis sa lugar. At nangyari na magitan ng US at nagtulak ng kasunduan na aalis pareho ang Pilipinas at China sa lugar. Umalis ang Pilipinas pero hindi ang China. Mas malala, nagdala ito ng mga barkong pandigma noong Nobyembre 2012. Naglabas ang China ng bagong e-passport na naglalaman ng larawan ng 9-dash line, patunay ng panggigiit nito. Noong Hunyo 2012, itinayo ng China ang Nasha, isang lungsod na sumasaklaw sa Spratly Islands, Paracel Islands at Mackles Field Bank na kinabibilangan ng Scarborough Shoal. Ang tawag nito sa naturang mga lugar ay Nasha, Sisha at Zongsha. Pahayag ni Xi noong 2016 ay ganito, ang mga isla at bahura sa South China Sea ay mga teritoryo ng China simula pa sa sinaunang panahon. Ipinamana sa China ng aming mga ninuno. Hindi papayagan ang sambahayang Chino ang sino man na makialam sa soberanya at kaugnay na karapatan at interes ng China sa South China Sea. Trivia tayo kaibigan. Alam nyo ba na kapag ang China ay pumapasok sa mga parte ng Malaysia, Indonesia, Brunei at iba pang mga bansa ay pinapasabog na mga ito ang mga fishing vessels ng China? Tila walang takot ang mga bansang ito na ang kanilang ginagawa ay pwedeng pag-ugatan ng masamang mangyayari o pwede din pagsimulan ng gyera o World War III.
Ito ang mga dahilan kung bakit inaakala ng ilan na nagkaroon ng bentahan ng teritoryo. Sinasabi nila na ito raw ay ibinenta ng dating administrasyon. Pero ayon naman sa China na ito raw ay pinaglaban pa ng kanilang mga ninuno simula pa noong unang panahon. Kaya sinusunod nito ang 9-dash line na kanilang tinatawag. Pero ang mga ito ay walang basehan. Hindi masamang ibahagi ang atin. Hindi rin naman masamang magbigayan kung yamang dagat lang naman ang pag-uusapan.